Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, dalangin natin ang tao. Ating gagawin siya kalabawan natin. Siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Maging maamo o maila, malaki o maliit. Pinalaman ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpaparami kayo at punuin ng inyong mga sukli ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan niya kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng mahihila na hayop, maging malaki o maliit. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Dalawang lalaki ay pwede nang kasal o dalawang babae
Panginoon ng anak. Procreation. Alam niyo ang pagkatuloy sa ito ng procreation. Kasama ka sa paglilita. Kasama ka sa paglilita. Hindi lang mga Diyos sa paglilita. Yung mga mag-asawa ay kasama sa paglilita. Kaya alam mo na you're already married in the eyes of the church and all those who are married in the eyes of
the civil society. Kasi tumusunod naman tayo no? Sa pamantayan na hindi po ng ating ginagawa. Pero yung kasal sa Diyos ay hindi po automatic na kasal sa simbahan. Pero yung kasal sa simbahan, katoliko, no? Ay automatic kasal ka sa Diyos. You're considered as legal marriage. So, maaari nyo na kung sa akin ang nagkakalago. Ano ba? Kapag kasal ka sa Diyos, doon ka lang sa pansin yung kasal. Kung kasal ka sa Pilipinas, kasal ka sa Pilipinas. Pero kung pati mo ng Japan, pinatagalaga ka na. Kasi yung batas ng Pilipinas, hanggang lamang sa loob ng bansang Pilipinas. Kapag kasal pero kapag kasal ka sa simbahan katolika, kasal ka rin sa ibang bansa. Automatic, nire-recognize sila yung kasal ng simbahan sa kanilang sariling bansa. As long as the Vatican has a diplomatic relationship with that state. Bansa mayroong diplomatic state at inabating na bansa. And most of the mga bansa ay meron tayong ugnayan. Kaya automatic, kasal ka sa kanilang pagkaunawa. Pero ano ba yung bahagi ng kusa na binibigay ko ng kasal kusa? Nakamahigit ang kusa na binibigay ng kasalatan ng lakas. Nais ng Diyos na makita ko na rin na katulad na ipinahayot sa Banal na Kasulatan, magigilong ano sa inyong buhay. Sabagat ito yung tunay na pinagtungulan sa bawat pagkakuyan ng buhay, pamilya, ay hindi yung mahupog ng isang mabuting Kristiyano. Kaya napakahalaga po yung pangalagaw natin sa ating mga pamilya. Kaya sa ating mga panawagan ng mga nakalipas ng malito, sabi ko natin, ang inahanap na yun ng ministry or family and life ay ano, ay sana po ay makakuha tayo ng mga mag-asawa, couples mismo. So, na siya magbalangkas ng programa pangpastoral sa bawat hindi lang po siguro kapag-uwa sa pagbibigay ng seminar sa mga kakasalan. Kung ito sa mga problema na pwede pong matugunan ng bawat parokya, ay ninanais ang simbahan na magkakaroon ng mga focus, mag-asawa na maging bahagi ng family and life ministry. So, sobrang wala ko na mayroon pa lang dalawang mag-asawa at tumutubot. Kinakailangan natin at least four na tears para po sa pinatawag natin na family and life ministry. Bakit po? Kasi yung hindi na makapagbibigay ng solusyon sa problema ng buhay ng asawa ay ano? Kayo. Kayong mga mag-asawa. Kayo hindi na makatutubod sa nagpunin na problema niya. Bakit? Sabagat naging bahagi mismo ng inyong buhay. Kami mga pare, pwede siguro kami magsalita. Pero hindi naman natin naging bahagi ng aming karanasan. Naging bahagi lang ng aming kaalaman. Pero kayo mismo mayroong may asawa. Kayo yung hands on doon. Kaya mas hindi na makapagbibigay kayo ng pag-alapan.
Ang inyong mga anak. At hindi po yung pinapangalanan na
Ano naman ang Edgar? Ilan taon na kayo sa kasama? Ha? O, good news. O, ikaw, Edgar, maliwala sa Edgar na itong si Janet ay ibigay sa iyo ng Diyos. Ganun naman kay si Janet kay Edgar. Ito na makita ko bakit, no? Makita niyo na kayo ibigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At nais ng Diyos na rin. Nagiging ninyo pakihaba ng buhay ni kasama. Bakit? Binigyan kayo ng ligaw. Ng ligaw niya na siya ang tatagunan sa iyo. At magtutulungan kayo dahil sa pagbubuo at pagpapalakihin ninyo pangalan. At hindi mo madali yan. Hindi mo madali yan. Alam niyo ang buhay ng buhay ni kasama. Pero sa
Sanarang Dios at ang kanyang sambayanan, hinihimpang kita maging ating lupa sa hirap at hirap, sa dusa at hirap. Ikaw naman ang ating lupa at kita naman talagang Amen.